Nasa 17 katao na sa Eastern Visayas ang binawian ng buhay dulot ng dengue fever, habang 6,097 na pasyente ang ipinadala sa mga ospital sa unang 11 buwan ng taon dahil sa parehong sakit ayon sa ulat ng Department of Health nitong Miyerkules. Sinabi ni DOH Eastern Visayas Regional Director Exuperia Sabalberino na karamihan sa mga kaso ngayong taon ay naitala sa Southern Leyte dahil sa mga epekto ng bagyong Odette na nanalasa sa lalawigan noong huling bahagi ng 2021. Ang bilang ng mga kaso ngayong taon ay halos 7 beses na mas mataas kumpara sa parehong panahon noong 2021 na may 775 na kaso lamang. Walang naitalang nasawi dahil sa dengue fever noong nakaraang taon. Sa update na ipinadala ng DOH Regional Office, naitala ang mga pagkamatay sa Ormoc City, Palo at Haro sa lalawigan ng Leyte, Taft, Borongan City at Hernani sa Eastern Samar, at Maasin City sa Liloan, Padre Burgos, St. Bernard at San Juan sa Southern Leyte. Pinaalalahanan ng DOH ang publiko na gawin ang gawain ng pag-iwas sa dengue tulad ng forest strategy, lalo na't nagsimula na ang tag-ulan. Ang dengue fever ay ang pagsisimula ng bigla ang mataas na lagnat, matinding pananakit ng ulo at pananakit sa likod ng mga mata, kalamnan at kasukasuan. Ang ilan ay maaaring magkaroon ng mga pantal at iba't ibang antas ng pagdurugo sa iba't ibang bahagi ng katawan. Hiniling ng kagawaran ng kalusugan sa mga alkalde ng lungsod at bayan na regular na mag-organisa ng mga kampanya sa paglilinis na nakatuon sa pagsira sa mga lugar na pag-aanak ng lamok sa kanilang mga lugar. Yan ang ating balita ngayong hapon. Ito si Eloisa Dinglasan para sa The Newsfeed. The Newsfeed.